Hi everyone! Welcome to my kitchen. In today's video, mag-share ako sa inyo ng isang masarap, makulay at malambing na snacks para sa inyong mga kids. So ayan, before we start, kung bago kayo sa aking channel, don't forget to click the subscribe button and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga new videos. So ang i-share ko sa inyo ay napakadali ng mga ingredients at napakaganda din niyang bonding time ng inyong mga kids dahil napakadali lang niyang gawin. So eto na ang ating mga ingredients. First, kailangan natin ng white sugar, 3 tablespoons ng powdered sugar or itong isang swap pack, pwede nyo na itong iubos, baking powder, water, canola oil, all-purpose flour, food color, and last ang ating margarine. So, ayan lang ang ating mga ingredients. Napakadali lang ang ipinakita ko sa inyo mga ingredients. Kaya, pwede na tayo mag-start. So, para sa ating first step, meron ako ditong salaan. Sasalain muna natin itong all-purpose flour. Sunod na din natin ang ating baking powder. Then, kunin na natin ang isang sachet ng swak pak. So, pwedeng tatlong kutsara lang ang gamitin nyo. Pero dahil nasa around 5 tablespoons lang ito, uubusin ko na siya. Mas malasa kasi pag isang swak pak ang gagamitin nyo. Then, imimix na natin sila. After mixing, iset aside muna natin ang ating dry ingredients. Sa isang mixing bowl, ilagay natin ang ating white sugar, water, and ang ating canola oil. I-mix lang natin to hanggang sa matunaw yung ating cooking asukal. So, pwede kayong gumamit ng light brown na asukal. Maglalagay tayo ng 1/2 tablespoon ng vanilla flavoring. Ayan, pagtunaw na yung ating asukal, kunin natin yung ating dry ingredients. Ibuhos lang natin yung ating na-mix na wet ingredients kung saan natin tinunaw yung ating asukal. Imimix lang natin to. So, napakadali lang nang sinishare ko sa inyo. At pwede talaga itong bonding nyo ng mga bata. Kami ginagawa namin itong bonding ng aking bunso. So, gagamit na ako ng pang-whisk. Kailangan lang wala siyang buo-buo. So, magiging smooth to mamaya. Ihalo lang natin sila hanggang wala na siyang buo-buong flour. Dapat maging smooth to. Ready na to pag wala na yung mga buo-buo na yan. So, ayan. Smooth na yung ating mixture. Ayan na siya. Wala nang buo-buo. Kunin natin yung isang bowl na ginamit natin. Hatiin natin sa dalawa yung mixture kasi dalawang kulay gagawin ko dito sa mixture na to. Dapat hating-hati siya. So, ayan, ready na yung mixture natin. Kailangan kong maglagay ng violet food color dito sa isa. Dito ko muna papatuloyin para hindi sobra-sobra yung ating color. Then, hahalo lang natin. So, depende sa inyo kung gaano kadami ang color na gusto nyo. So, para sa akin, itong kulay na to,
okay na siya. Hindi ko na siya masyadong pakatitingkadan. Ang tamang kulay lang. Ayan. So, dapat ganyan ang consistency ng inyong mixture. So, set aside muna natin siya. So, dito naman sa isang bowl, yellow ang ilalagay kong color. So, dito din ako maglalagay kasi baka mapasobra yung aking color. Then, inimix lang natin. So, ayan kulay niyan. Ayan, maganda na siya para sa akin. Hindi na ako mag-a-add ng color. So, isa-set aside muna natin sila. So, ayan, habang hinihintay natin ma-preheat yung ating oven, naglagay na ako ng wax paper. Wax paper ang ginamit ko dito. Ayan. Nilagyan ko siya ng tape para hindi siya gumalaw-galaw. So, ang tray na gamit ko, ito yung nasa oven, yung nasa ilalim. Yun ang gagamitin ko kasi manipis siya. So, yung isang kulay, dito ko sa kabilang side. Dito ko ilalagay yung violet color. Bali, 4 color ang gagawin ko. Kaya mamaya, habang i-cool down natin, kapag luto na to, habang pinu-cool down natin, gagawa pa ako ng 2 pang kulay. Dito naman natin sa kabila, ilalagay yung yellow. So guys, napakadali nitong sinishare ko sa inyo. Yung anak ko nga, pag gumagawa ko nito, banding namin 2 to. Maliban sa cookies, cupcakes, kasi madali lang siyang gawin. Ready na siya. Wait na lang natin. Ma-preheat yung oven ko. So, maya-maya, isasalang na natin to. So, guys, ayan na, preheat na natin yung ating oven. Ilalagay ko siya sa second layer simula sa baba. So, ibibake natin siya sa 175 degrees Celsius at 15 minutes. So, guys, eto na yung ating nagawa after 15 minutes. So, ilalabas ko na siya. Hindi na ako mag-toothpick test dahil luto na siya after 15 minutes. Lalagay ko siya dito sa ating cling wrap. Iwanan ko siya dyan para lumamig muna siya. Then, gagawin natin yung isa pang ganito. Gagawa pa ako ng isa pang ganito na may 2 ding kulay. So, guys, ito pa yung isang ginawa ko. Ayan. Ito naman ay red and green. So guys, eto na yung ating second batch. Luto na siya after 15 minutes. So palalamigin muna natin to guys. Napakaganda ng kanyang kulay. Pag malamig na siya, pwede na natin gawin ang ating last step. So etong ating na-bake, malamig na siya. Ayan, hindi na siya mainit. Then, meron ako dito margarine. Yan. Star margarine, puno ng vitamins. Maglalagay lang tayo ng margarine. Ang mauubos nyo dito, mga kalahati nito. So, depende sa inyo kung gusto nyo pang damihan. Mas madami pa sa kalahati ang ilagay nyo. So, mag-sprinkle tayo ng white sugar. So guys, tapos na tayo magluto at eto na yung part na pinakagusto ko, ang ating taste test. So mag-taste test tayo sa ginawa natin. So ang nagawa kong ganito,
ganyan na pagkakahati ay 48 pieces na ganyan. Yung isang tray natin, nakagawa tayo ng 48 slice. So, mag-taste test na tayo. Ito na lang. Pwede nyong dagdagan ang margarine at sugar nyo sa gitna. Pwede nyo yan kapalan. Mas maganda siya kung kakapalan nyo. Pero kung gusto nyong ganyan lang, parang pinagdikit nyo lang siya, pwede na ang kalahating margarine. Natutuwa ako pag nandun na yung lasa sa gitna, sa may margarine at sugar. Ayan yung ating texture. Napakalambot niya. So, ang lasa niya, sakto lang ang lasa niya. Hindi ko masyadong tinamisan yung sugar para hindi siya masyadong matamis. Pwede nyo siyang gawin pag may party kayo sa mga bata. Kasi ang ganda ng kulay niya. Papakita ko sa inyo. Ayan siya, oh. Ayan. Ayan yung nagawa natin. Ito naman yung red. Ayan siya. Napakaganda ng kulay niya, napaka-attractive. So, para sa nagtatanong ng costing ng ating mga ingredients, ilalagay ko sa ating description box sa baba lahat ng sukat ng ingredients natin, pati na ang presyo ng mga ingredients. So, napakatipid at masarap ang ishinare ko sa inyo. So, guys, sana nag-enjoy kayo sa ishinare ko. Thank you for watching and I hope